First question ko is about ano, yung pagkakaiba ni Pablo noon at saka ngayon. Pagkakaiba? Sa totoo lang, wala naman po eh. Pagkakaiba ni Pablo, siguro po mas mature na. Sa lahat ng experiences ko sa buhay, ang dami kong pong pinagbago. Patunay po yung mga kagrupo ko, talagang, tsaka yung mga katrabaho ko po, sinasabi nila na ang laki rin po talaga ng improvement. And nakikita ko rin naman sa sarili ko na marami talaga ako natutunan kasi may mga bagay ako na ginagawa ko noon pero ngayon hindi ko na siya ginagawa. Pakiramdam ng isang sikat na grupo or individual person na gaya ng SB19? Pakiramdam? Well, firstly, sobrang masaya po kami kasi yun naman po pangarap talaga namin po yung makamit or ma-achieve yung gusto namin mangyari as a singer or as a performer. Mostly, thankful lang po sa lahat ng nangyayari kasi hindi naman to biro, hindi naman to basta-basta. And kahit sino man pong tao kapag nakamit po nila yung gusto nang mangyari sa buhay, for sure, magiging masaya po sila. Pero, yun nga po, syempre may mga consequences. Kapag sumisikat ka, parang nandyan na po yung parang medyo limited na po yung freedom mo, hindi ka na pwede lumabas masyado. Kasi ako po, honestly, ayaw ko po nag-create ng commotion when lumalabas ako. For example po, napunta ako sa mall, tapos may nakita sa aking fan. Okay lang naman po magpa-picture, pero usually po kasi nangyari, kapag may nagpa-picture, parang nakukot yung attention ng ibang tao, tapos nakakahara na po kayo sa daan. So yun po, madalas talagang sa bahay lang, pag hindi sa bahay, office, if may kailangan sa malls, papabili na lang kasi yun po yung mga iniiwasan. Pero, yun po, masaya po. Mostly masaya kami. Pero kung papipiliin ka, Pablo noon o Pablo ngayon? Ngayon po, kasi po, sa totoo lang, syempre, ngayon, kumakain na kami lagi-lagi. Hindi po, parang ngayon po, kumakain naman kami lagi-lagi, pero ngayon po, mas na-enjoy na po namin yung security ng earning. Kumbaga, kapag may gusto kaming food, nabibili namin. Tapos, ang dami ko rin pong learning pagdating sa kung paano mag-handle ng mga tao. Kung paano ako before, usually, kapag may mga maling bagay, naiinis agad ako. Pero ngayon, I know how to approach things, I know how to talk to people. Dati, ayoko talaga nag-ipag-usap. Pero ngayon, kailangan ko na kasi I have teammates, I have employees, onesie na tinignan namin na company. Ayun po, mga bagay-bagay na natutunan ko na hindi ko naman masasabi na masama lahat. Pero it's something na hindi ko pagpapalit kasi lahat po yung learning ko kasama yung kagrupo ko. Speaking of earnings, alam namin na malaki na kinikita ngayon ng SB19 or katulad mo ikaw bilang Pablo, paano mo minamanage yung kinikita mo? Ako po, one rule lang, Adel, marami pala ang rule sa sarili ko. Firstly, kapag hindi mo kailangan, huwag mong bibilin. Tapos, if gustong gusto mo, make sure na parang 5 times, kaya mo siyang bilhin ng 5 times. Yun lang po yung role ko sa sarili ko. So, ngayon po, di po, wala pa akong binibili masyado talaga. Kasi nag-iipon po ako for my own home. Parang house. Wala po. Malayo-layo pa tayo. Pero yun. Pero nagplano ko bang magnegosyo just in case na makaipon ka na? Opo. Anong klaseng negosyo? Ang pangarap ko po talaga eh. Parang, ano bang tawag doon? Clothing brand po. Kasi mahilig po ako sa damit. Hindi lang po halata kasi hindi ako madalas doon. Gusto ko po comfortable clothes. Pero mahilig po ako mag-design din ng damit. Mag-forma-forma. Pero, ayun po. Okay. Kumusta na? Teka. Bawal pala itanong yun. Gusto mo ba sagutin? Gusto mo ba sagutin? Okay. Saan na nakikita ang sarili mo ngayon? Pagdating ng takdang panahon. I mean, balang araw. Sa totoo lang po, sobrang masaya ako sa stage ng life ko po ngayon. I'm a member of SB19. Meron po akong solo career as Pablo. Tapos po, meron po akong Onesie Entertainment, which is yun po yung kumpanya po namin na tinayo ng SB19. Recently po, nag-hold po kami ng auditions para sa new artist. So,
I'm happy and in the future I think yung lahat ng pinapo ko tulad ng sinabi ko, lahat ng learning ko, sobrang tina-treasure ko po yun and gusto ko po siya ipasa sa mga susunod na mga katrabaho po namin yung mga auditionees po. Just excited na ako meet sila kasi gusto kong magkaroon ng kasama or bagong artist na pwede namin i-hone or tulungan para ayun po maabot din yung dreams nila. My last question. Sobrang sikat na ang SB19 ngayon sa ngayon. Darating ang araw na magsosolo ka na. Ikaw ba pinapangarap mo ring sumikat bilang solo artist? Firstly po, sa totoo lang po, ikukwento ko po yung story ng SB19. Hindi po ako pumasok sa SB19 para maging member ng SB19. Mm-hmm. Yung nagpa-audition po kasi, sabi, magiging solo artist po. Mm-hmm. Usually po kasi hindi ako magaling pagdating sa group setting kasi very strict po ako pagdating sa mga gusto kong gawin. Mm-hmm. And kapag sa grupo, laging may compromisation, yun, kailangan intindihin mo yung mga tao kasi ganito sila or ganito sila. Tapos po, nagulat ako, parang sinama ako sa grupo. So, napunta ako sa SB19. Pero, it's one of the blessing, talagang blessing po na masasabi ko kasi ang dami kong natutunan working on a group setting. Mm-hmm. Pero syempre po, meron po akong stories na sa sarili ko, sa personal life ko, na gusto ko rin ibahagi sa mga tao. And isa po lang yung parang pag-create ng songs as Pablo, as a solo artist. So, definitely po, gusto ko rin po makilala. Not really makilala, but gusto ko po madinig ng mga tao yung mga awit na ginawa ko. Okay, that's it. Thank you. Thank you po.